Sa ongoing games ng PBA Season 46, palagay niyo mga quiz, uso pa ba ang bilig ngayon? Ayon kay Sir Homer Saison, ang Phoenix Ace player ngayon ay may malaking offer sa isang team sa bilig. At ang mas nakakadagdag pangamba sa Phoenix ay mukhang si Wright ay may interest daw sa bilig. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais mo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga nag-aakalang ngayong buwan yan mangyayari, nako, hindi ho, 2022 pa yan. Depende din kung si Wright ay masilaw sa laki ng dolyares. As per source, si Wright ay bibigyan ng 1.5 million pesos kada buwan, malayo sa 500,000 pesos na tinatanggap niya sa Phoenix. Pero kung isa kang tao na marunong makontento, sobrang laki na nga ng 500,000. Ayon sa management, ang kontrata ni Wright ay may expire ngayong buwan ng Agosto. At sa buwan din daw na yan, ang kanyang flight. Ang isang bilig team ay handang maghintay until next year at naka-arrange na daw lahat ng mga kailangan niya. Plus, libre lahat plus may VIP access. Ayon sa team manager si Paolo Bugia, sa isang phone interview, susubukan daw nilang bigyan si Wright ng kontrata ng mas maaga. At kakausapin din daw nila ang kanyang agent nito para ma-plan siya na ang next contract. Ibig sabihin, sinusubukan ho ng Phoenix na pigilan ang pagpunta niya ng bilig. Dagdag pa ng Phoenix manager, si Wright ay isang napakagaling na player lalo na pag ipapare siya sa isang solid PF. Mas humahataw si Wright. Hindi ko nga rin alam kung bakit binigay ng Phoenix si Calvin. Siya kasi ang perfect duo ni Wright at sabay na tumataas ang kanilang stats. Si Wright ay tinatawag ngayon na franchise player ng Phoenix. May mga trade offers sa kanya noon pero tinake down nila yon. May pagkamamba ability din siya pero ayon kay Bugia, alam niya na hindi nila matatapatan ang offer ng B-League kaya somehow nalulungkot din ang Phoenix kung iisipin nila ang mga bagay na ito. Hindi lang para kay Wright kundi para sa ibang team na nilalayasan ng players dahil sa mas mabigat na opportunity. Si Wright at 30 pa lang ngayon, hindi malayo na baka sumubok siya sa labas. Pero kung gusto ni Wright doon, hindi na raw nila ipipilit. Tiyak na magiging star player daw si Wright doon. Habang tumatagal, mas naging mature pa raw ito at may hatak pa. Mataas din ang kanyang basketball IQ. Tiyak na bagay siya doon. At isa pa, hindi masyado mahirap ang pag-alis niya kasi supportive naman ang Phoenix, di gaya ng malalaking teams. Kung sa bagay, kung gugustuhin, kaya naman kasing tapatan ng SMC ang offer. Gaya ni Japet na hanggang ngayon, nagdadalawang isip dahil sa management. Ang swerte naman ng team na mapupuntahan niya, pero ang mga PBA fans parang hindi na nagustuhan ang ginagawa ng B-League. Sana raw ay piliin ni Wright ang PBA. Baka kasi hindi kayanin ni Wright ang physicality doon pagbalik sa Pilipinas. Uuwing injured. Magaling si Wright sa distansya pero pag nadikitan, play safe siya. Alam ni Wright na mahirap madikitan kaya kailangan niya talagang matibay na screen which is kung wala yan, hindi masyadong effective. Pero ang ganong pangyayari, minsan lang naman. Kadalasan kasi, huling-huli niya yung espasyo, magaling din sa assist kasi yun yung ini-improve niya ngayon. Ayon kay Saison, matibay ang mga sources ng spin na si Wright ay makukuha ng bilig. Pero dasal ng Phoenix na sana hindi yan matuloy kasi kung wala si Wright, mababawasan ng 30% ang opensa ng Phoenix, especially next year sa Philippine Cup. Kailangan nila ng sobra ang player na gaya ni Wright. Ang agent na si Marvin Espiritu, gagawa yan ang daan para sa bigger opportunity kasi buena sa kanila yan. Anyway, ang focus ni Wright ay PBA muna. Agree ka ba na magbilig siya next year? Okay mga kuys, next update naman tayo. Kahapon na pag-usapan natin si Alex Cabagnot. Alam nyo ba na 8 months siyang mawawala? Ibig sabihin, hanggang sa Philippine Cup mukhang hindi naaabot. At dahil dito, mukhang may plano na naman ang jeep na pakawala ng 39-year-old player na ito. Naku, talo ata ang jeep sa trade. Masakit para kay Alex na magkaganito. Pero wala siyang magagawa. Hindi na kasi uso yung mag-retire sa original team. At eto ha, kung hindi papala rin baka raw, magre-retiro na si Alex. Isang nakakalungkot na pangyayari na ang dating franchise player ng SMB ay magre-retiro na lang nang wala sa ayos. Hindi nabigyan ng kahalagahan ang nagawa niya dati. Ayon kay Coach Cardell, ang injury niya ngayon ay gaya ng injury ni Danny Siegel. Tsaka yung 8 months mukhang may extension pa. Si Kabagi ay high hopes pa rin sa jeep at pinapataas niya ang kanyang moral support sa team. Kahit nasa lower team siya, hindi niya ito kinahihiya. Si Kabagi ay nasa practice pa rin para maging mentor nila pero ang pagkawala niya ay isang major setback para sa team na hirap makaahon. Higit sa lahat, kulang sila ng caliber players. Teka, di ba si Ronald Tubid na sa coaching staff yon ng jeep? May reunion palang naganap. Sayang, hindi naabutan ng jeep ang dalawang ito. Huli na kasi nung pinamigay sila, dun pa na injury prone na. Buti pa si Ping at Simon, may retirement jersey.
Pero si Arwin 40 na yan ha, hindi injury prone. Tsaka si Arwin chill lang yan sa practice. Si Cabagi kasi malikot na guard, nakikipagpatayan sa opensa. Sa isang banda, nagbigay ito ng benefits sa team at ito sanang gustong mayari ni Coach Cardell, kaso sensitibo na eh. Pero kung prime Cabagi yan, hindi bababa sa 15 points every game. Hindi maitago ng jeep ang labis na pagkadismaya sa kanilang veteran player dahil sa nangyari. Anong magagawa nila kundi pakawalan na lang? Sana, huwag nila itong gawin ha. Okay mga kuy, salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout at meron din tayong highlights sa dulo. Ngayon po itatawagin ko naman nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Renz Altamera, Camilan Giselle Barino, Salvador Said, Efren Jokno, Kindos Lucanias, Gigi Sibong, Dreamboy TV, Jerry Landini, Eraldar Channel, Marvin Pagliarca, Jack Lewis Cruz, Arnold Salazar, Luis Perena, Christopher Altavano, Wendell Fabiano, Ganggang, Lionel Ferrer, Icy, Elvis Basa watching from Saudi at kay Jenwan.